Okay. Welcome back ulit tayo dito kay Galabaw TV. This time, wala tayong gisa-gisa ngayon. Medyo bulang lang naman ang lulutuin natin. Ayan, lagay na natin yung ating bawang. Sibuyas. Para mapakulo na yan. Una talaga nilalagay yan. Siyempre, bulang lang. Dapat may luya yan. Ayan ang medyo pampanghang, pampasarap. Luya. Tapos, lalagay natin dyan yung para mapakulo na rin, mapalambot. Yung kamatis natin. Medyo murang kamatis. Ayan, lalaki pa. Ayan natin ang apat. Yung talaga una pinakukuluan sa bulang lang para lumabas na yung lasa nila. The same time, lumambot na rin yung kamatis. Mamaya, dudurugin yan. Pwede na buo, pwede durug. Tapam na natin. Ayan, pinakulan natin. Medyo, okay, malambot-lambot na ng konti yung kamatis yan. Ulog na natin yung malalaking hiwa. Ayan. Papaya. Pinapalang ko hiwa kasi medyo, ano yan eh, madaling masira. O, mabasag, madurog sa sabaw. Medyo pinapala natin. Iulog naman natin yung nasusunod. Yung isa pang medyo malaki-laki. Yung baga tawagin sa amin sa probinsya ay kalamismis. Dito naman sa NCR, sa Tagalog, tawag yan, sigarilyas. At mani, sitaw. Ayan. Hindi yan talaga normal sa ano sa bulang lang na may sigarilyas. Eh, ito naman lang yun mo. Kung anong laman ng rep, kung anong available na gulay dito, kahit naman sa mga probinsya. Kung anong available na gulay, hindi ka nga, bubulang lang, puro papaya lang. Luya lang, ayos na. Luya bawang lang. O, katalo na yung panalo na yung sahawot. Sa tuyo ba? Yan, ito yun, dami nating legumes. Wow, legumes. Patani. Siyempre, masarap yan pag hindi mataas ang uric acid. Pag medyo bumaboundary rin, ha? Dahil lumis pagkain yan, bawal yun. Pati sa gout, bawal, ano? Tsaka sa ano? Sa arthritis, ha? Maryuma, ha? Pero parang ganun na rin yan. Kasi parang munggo na rin yan. Legumes ang kategory yan, eh. Siyempre, pag bulang lang, di mawawala ang gabi. Kahit sa sinigang, yan, sa laing, laman ng gabi. Sarap yan. Kahit diba sa binibiling tamarind soup na powder, may gabi. Ayun. Gulay pa rin. Yun ang main ano ko rito eh. Main puro gulay tayo kasi ang dami nakakalimot kumain yan. Dapat meron tayo yan. Every other day, okay, twice a week. O kaya every day kung masipag magluto. O maraming available na gulay na luto ng mabibilan. Kasi ano yan eh. Alin, natural kine-cleanse niya yung laman-loob natin. Napaka-fibrous niya, lalo na yan, oh. Panabasa, oh. Sulit yan. Bawa, may problema ka sa pagdumi mo. Constipated ka, bloated, o kaya matataba yung kinain mo. Sundutan mo ng gulay. Pag-plus out nila yung iba doon, na totally 100%, ha. Talaga nakakatulong yung pagpapalinis ng katawan natin. Eh, sa bakit nakakain ng kalabaw, siyempre, gulay. Damo. Ayan, lagi natin niluluto. Okay. Bulang lang dapat. Meron yung sabaw ng ano, hugas bigas, kung tawagin, yung pangalawang hugas. Nagkukontribute niya ng sarap yun, ng lasa yun. Diba, hindi ko nakikita na ganyan, pero advisable talaga yan. Kahit sa mga gisa-gisa, no? Diba, mga patola, ayan, sa upo, yung may sotang hon. Malambot na yung kamatis natin. Ayan natin. Pero gusto ko buo. Para mamaya, isang sandok lang, huli. Huli agad yung kamatis. Sarap yan eh. Pampaganda ng putis. Wow. Putis kalabaw, gaganda. Nagdagan natin ng paminta. Para medyo sisipul-sipul, kumbaga. Solid yung paminta na yan eh. Yan lang makapasarap dyan, paminta o luya. Pero the best talaga luya, dapat di mawala sa bulang lang ang luya. Kasi ang i-flavorings natin dyan ay bagoong. Hindi asin lang, pwede masin, pwede patis. Ay bala.
Pero pagka yung, alam ba, pantitinta niya, susurb yung, kailangan medyo basic yung common na recipe. So, luto lang naman ito sa baybay. Kanya-kanya na tayong timpla. Diba nga, diba? May mga bunga pa ng malunggay, talbos ng madami, talbos ng kalabasa. Iba nga nag-aalagi pa dyan, ang palaye. Yung ligaw, pero pinakukula nila ng bukod. Hindi niya mismo sa sabaw nila pinakukuluan. Pinalalambot nila ng bukod yung kasi para yung pipe niya, hindi mapunta sa sabaw. Yun, nakita niyo naman, nilagay na natin, ilalagay na natin ating bagong. Bagong, ba't bagong? Yan ang meron dito, yung tagalan yan dito, galing pa yun ng Quezon. Ilang buwan na yun dito, gawain ni Lola. Sa Riyaya, siya mismo nagburo niyan. Ayan, yun ang natin gagamitin na flavorings. Balawan natin ng konti para bumitaw yung ano. Salain natin. Kasi may tinik yan, hindi yun yung process. Mag-process yan, may tinik. Uy, wala nang tinik niya kasi sinasala nila yung pinakatubig na lang ang binabattle nila. Kami na market. Anong hatol galabaw? Okay na ba yan? Tikman mo muna muna alat. Okay na ba? Tumakto na. Tikman natin. Dami, no? Siyempre, malakas kami kumain ng gulay. Favorite namin yan, eh. Dito, malakas talaga kami kumain ng gulay. At, anong gulay? Lalo na yun, no? Bulang lang. Tagal namin din nagbulang lang. Medyo kulang sa, ano, sa alat. Dagdagan natin, kompletuhin natin yung level. Hindi naman kailangan maalat niya kasi sarap terno niya ng tuyo. Tinapa. Kaya pritong tilapia, pritong kalunggong. Pwedeng dilis. Pwede naman isaw-saw mo lang yung sa kalamansi, tsaka asin. Sa akin bahala. Kasi, bulang lang yan. Sa akin nagluto. Siyempre, kayo kusinero eh. Hindi naman yung pantinda. Pansarili lang natin yan. Kaya, kinocontent ko na lang din para ma-aware yung iba na ano pang talagaan ng gulay. Binibigyan natin silang idea na, oh, magluto, maggulay na kayo. Kumain kayong gulay. Nakakalimot kayo kumain ng gulay. Ayun, okay na. Goods na. So, yun. Ilalagay na natin sa bowl. Okay. Salamat ulit. Salamat ulit sa panonood kay Kalabaw TV. Marami pa tayong susunod. Promise. Thank you. Bye-bye.